afternoon po, Attorney and Ma'am Sherry. Way back po, May 2022, nakilala ko po siya sa Bigo Live, sa apps po. Then, nag-start kami ng May, yung relasyon po namin din, until October lang po. Then, recently ko lang po na, okay na sana yun eh, wala na akong problema. Recently ko lang po siya nalaman na yung babae po na nakasama niya sa bahay is asawa niya po. May isa po silang anak. Kayo po ba ay nakapag-meet ng personal? Hindi po. Okay. Nasa abroad ako that time. Ah, nasa abroad po kayo. Yes, siya naman nasa Pilipinas. Yes, so, yun ang sinabi niya siguro sa inyo. Okay. Yun nga, nanligaw po siya sa inyo online? Wala naman siguro pong ligawan na nangyari. Parang nagkaintindihan. Yan po. Okay. Tapos yung pakilala niya kasi sa akin is, yung babae na kasama niya is kapatid niya, which is nakakausap ko naman po, yung babae. Which turned out na yun pala yung asawa niya. Yes po. Ah, so modus nilang dalawa? Siguro po. Kasi hindi lang naman ako ang nabiktima. Marami po kami. Ah, marami. Pati po kaibigan ko na nasa US. Ang sinasabi niyo nga po, kayo ay na love scam. Yes po. Okay, and usually pag love scam, may halagang involved yan. Yes po. Okay. Ano yung halaga nito? Sa pagkakakwenta ko po is 233,300. So, kayo ay nagpadala ng pera? Opo. Para saan yung pera po na yun? Nanghingi siya. Tapos, yung ang ginagamit niya kasi palagi, yung bata, which is na ang bata kasi, na ano ako sa kanya eh, na parang na-attach ako sa bata, pinapakausap niya yung sa akin. Niya. Opo. Tita, ang sabi niya kasi sa akin, iniwan daw yung bata sa nanay. Yun ang sabi niya sa akin, tapos wala na silang tatay. Tapos yung mother nila, parang separate din po, iniwanan sila. Naawa ako. Okay, tapos, so nagbigay kayo ng pera. Opo, hindi ko din po alam na ganun na po siya kahalaga. Wala akong ma-explain na bakit ganun ang nangyari. Kasi hindi ko alam, bakit nakapagbigay ako ng ganun. Ang laki no, ang laking halaga po yung inyong ipadala. Within 5 months lang po yun. Ah, 5 months lang yun? Opo. So lalabas, kada buwan, magkano yung napapadala mo sa kanya? May one time po kasi, nagpadala ako like 7,000. Then, nung kinuha na niya sa Imlil Year, sabi niya na wala daw sa tricycle. So, importante daw yung babayaran niya. Tapos, tumawag sa akin yung babae, yung ate yung tawag niya sa akin. Close kami. Tapos sabi niya na, ate, kailangan kasi ni kuya na may babayaran. So, nagpadala ako another 7,000. Ano po ngayon ang gusto ninyong mangyari? Kasi kinontak ko po sila last year. Nag-usap naman po kami. Nangingi sila sa akin ng sorry. Pero, hindi po mababayaran ng ganun-ganun lang po na sorry kasi sobrang stress din ako that time nung time na naghiwalay kami kasi parang pinapahiya niya ako, ako pa may sala, di daw deserve niya na hiwalayan, ganun po. Tapos, nung time na nakausap po sila, sabi ko sa kanila, mag-usap tayo ng maayos, settle ba na kung babayaran niyo ako o hindi? Ang gusto niyo po ay maibalik kung anumang halaga po ang inyong naipadala sa kanila? Opo, kasi panluloko na po yung ginagawa nila. At saka hindi lang, nagulat lang din po ako kasi hindi lang ako yung niloko nila. Marami po kami. Okay. Nung binigay niyo po ba yung pera na yun, was it utang nung binigay niyo sa kanila? Opo. Nakulong kasi po siya that time. Nakulong? So may criminal record na to? Meron po kasi yung alarm scandal. Tapos tumawag sa akin yung sabi niya magkapatid sila. Pero sabi na nakulong daw si kuya, kailangan daw ng piyansa, ganun po. Okay. Ito pong si Christian Angelo Guadayo and si Charlene Joy Okap. Opo. Actually, yung si Charlene Joy, ang pakilala niya sa akin, Nika Joy, hindi po Charlene Joy. Okay. Nagsinungaling po sila. Oh, so madalas yan eh, pag sa online-online, di naman talaga binibigay yung totoo nilang mga pangalan. Especially pag alam nilang they are engaged sa mga ganitong gawain, syempre hindi talaga nila ibibigay yung totoo nilang pagkakakilanlan. Apo. So, Sharon, hindi natin makakausap. And nagpatay na rin po ng cellphone. Parehas, ma'am. Okay, nagpatay po na sila po. Ayan, Sir Guillermo, si Attorney JV po ito ng ACCIS Party List. Sir, sa aming tanggapan, meron namang isang kaso po ng love scam. Baka po nasa records na po ninyo, no? Ang nambiktima po dito ay sina Christian Angelo Guadayo at isang Charlene Joy Okap. May records na po ba kayo ng dalawang ito? Pwede ko pong ipacheck mamaya kung ano. Pero sa palagay ko po yan, kahit i-check po natin ngayon, baka mga fake identities po yan. Mga fake identities. Ma'am, kayo po ba binigyan niya ng mga ID? Nangingi po ba kayo? Wala? Wala po. So, pero sa remittance po, through remittance, kompleto man po yung pangalan niya. Kompleto. Hindi kasi baka nagpagawa na lang ng mga peking ID no, sa mga ganun. Sir Guillermo, gaano po ba kadalas no yung mga love scam na cases na nakarating diyan sa inyong tanggapan?
Medyo tubas po ito ng ano, dati umabot po ng 300 plus yung ano, tapos meron tayong 35 lately na reported na nito January to February. Okay, so talagang ano po, talagang pong tumataas ito dahil marami na po tayong mga kababayan na they engage in online relationships. So akala nila totoo itong mga kausap nila, but maraming mga na nabibiktima dahil siyempre merong pinapangakong cash yan eh, in exchange of yung security ng bibiktimahin nila, like meron silang communication ganito, papa mga OA na may papadalang cash or any anything na may value, kaya nakakapagpadala ng pera yung ating bibiktima. Ayan po, no? So ang dami pala, no? Ilang kaso po yung natatanggap ng inyong opisina. Sir Guillermo, baka meron po kayong payo, no, sa mga nakikinig sa atin, nanonood, na sa mga ganitong klase ng mga modus na nangyayari. Oo. Para lantaran. Opo, opo. So ang ano po dyan, lagi na actually hindi ito nalalaman ng law enforcement kung ano yung modus unless pagsasabi sila na laging biktima sila, kasi nagbabago po ang style din eh. So kaya lang naman namin nalalaman yung modus na yan dahil ano, mayroong sumbong po sa amin at nakapag-file tayo ng mga cases. Eh, nung dati, katulad po ngayon, kung ang complaint po ng ating biktima ay dahil mayroong pinangako, nagkapalit, may parating, or mayroong mga investment, ganyan po ang style ng mga yan. Mayroong investment na sasalihan, yung dalawang magka-relasyon online, kaya po nakakapagbigay ng pera. So, ang pinakamaganda po natin gawin dyan, kung may mga complaints po na ganyan, ay makipagtulungan po sa amin at pagpunta po sa amin ng personal para at least makilala po natin kung sino, yung mga pangalan na yan, kung totoo ba yan, o mga peking information na binigay po. Ayan po. Ganun nga po, Sir Guillermo, sasamahan po namin, no, si Ma'am Julian Kahulugan, lumapit po sa inyong opisina, ibibigay po siya, no, ng mga dokumento, yung mga screenshots ng kanilang pag-uusap at siyempre yung mga ebidensya po na kayo ay nagpadala po ng mga pera. Sana matulungan po natin, Colonel, kasi ang nasabi nga rin po niya na may mga iba na rin na biktima etong dalawang to. Oo. Opo. Sige po. So, kanoon lang po. Papuntayin niyo na lang po sa office namin dito sa Krame at ipa-endorse na lang po yung pangalan ko. Pagpunta niya sa office, sabihin yes lang po ako. Sasamahan na lang po namin, Colonel J. Guillermo. Maraming, opo, maraming opo. Salamat po. Colonel, meron lang nang din po kayong mensahe na lang po para po sa mga netizens natin. Lalong-lalo na sa mga, ano, para maiwasan po ang love scam po. Opo. So, wala namang problema kung maghanap silang online relationship. Basta pag nanghingi na po ng pera yan, nasabi may mga pinapangako po, yun po ang red flag nun na talagang lulukuhin po kayo dahil ang interest lang naman po yan ay pera. So, malamang ang information na binibigay nila dahil akala nyo totoo yung information na binibigay. So, minsan may mga mules po yan. So, huwag po kayong maniwala. Basta lagi po natin tantandaan, oras na nanghingi ng pera yan, niloloko na po kayo. Oh, magtaka ka na, no, kung may pera nang involved. Oh, tama po yun, sir. Opo. Ayun, okay. Ayun po, ma'am, no, narinig nyo naman si Colonel J. Guillermo. Una sa lahat, kailangan nating malaman yung totoong identity ng mga dalawang nanloko sa iyo, no? Kanina may naka-flash diyan sa screen mga pictures nila, no? Yes po. So yan naman talaga ang itsura. Yes po. So at least, no, at least mayroon tayong lead, kumbaga, no, mayroon tayong muka na makakatulong mag-umpisa ng ating investigation. Now, as to the pagpapadala po ninyo ng pera, of course, i-evaluate later on ni Colonel J. Guillermo, yes, kung yung pera po ba na pinadala ninyo ay kusang loob. O, kasi parang wala namang ipinangakong balik dun sa ipinadala ninyo. Parang nanghingi talaga ng tulong. Nanghingi po siya. Nanghingi ng tulong. Apo. Para sa bata, ganito, ganyan-ganyan. Of course, i-consider po ng ating kapulisan po yan, no, dyan sa aspeto na yan. Pati yung panluloko, no, na sinasabing parang siguro kinuha yung loob po ni Ma'am Julian dito kasi naging kasabwat pa siya rin yung misis talaga, no, ng ating suspect, no? So lahat po yan, ma'am, ipaparating po natin kay Colonel Guillermo, magkakaroon po ng investigation para makatulong maiwasan din na sila pa ay makapagbiktima ng iba pang mga netizens natin dyan. Maraming salamat po, Colonel J. Guillermo, ang Chief po ng Anti-Cybercrime Response Unit, PNP Cam Krami. Maraming salamat po at magandang hapon, ma'am. Pero again ha, papangaralan po namin kayo, nakikinig po si Senator Raffy Tulfo. Ang hirap po maging isang OFW. Yes. Huwag po natin ibase ang ating pagmamahal sa pagbibigay lang po ng mga kung anong mga gamit o pera sa mga boyfriend o girlfriend po natin dahil hindi naman po madali ang pera sa ibang bansa. Kalakip nun, ma'am, syempre yung lungkot, pagod sa ibang bansa. So ma'am, yun lang po yung laging pinapaalala ni Senator Raffy. Kung maaari,
kapag may involve na pera na, red flag na po yun, ma'am. Wag na po sana maulit. 2022 pa po yun. Ano po? 2022 pa po yun. Pero wag na maulit, ma'am. Yes. Ngayon po, baka meron na lang po kayong mensahe kay Sir Christian and kay Ma'am Charlene. Kasi ngayon, madam, nagpatay na po sila ng cellphone at hindi na po matawagan. Apo. Ang sa akin lang kasi, ilang beses ko na kayong sinabihan, tumawag pa ako sa inyo, kinontak ko yung pinsan ninyo, tapos yung kapatid ng babae na gusto kong makipag-ayos, gusto kong makipag-settle sa inyo para hindi tayo hahantong sa ganito. Pero wala eh, ako yung palaging humahabol sa inyo. Tapos kinausap ko na din po yung kaibigan ko sa US na ako na lang po dito, ako nang bahala. Yan lang. Tutulungan po namin kayo, no? Ilapit po natin kay Colonel J. Guillermo ang inyong reklamo. Okay, at narinig niyo naman ipapabilis natin siya rin, no, na ma-investigan po ito. Yes. Yes. Sige po, ma'am, samahan po kayo na reporter po namin. Thank you. Ma'am. Thank you. Magandang hapon po. Magandang hapon. Maraming salamat po. Gayun din po kay Colonel G. Guillermo, ang chief po ng Anti-Cybercrime Response Unit po sa CAMCRAME. Maraming salamat.